good evening everyone. So welcome back to Vanessa's Tele Vlog. Welcome back to my channel. So today's video is just an update on my YouTube channel kasi this past few days medyo very busy ako. Hindi ko maharap gumawa ng vlog or film. Kaya I decided to just make this video. So this video is an assumption. So assumption of other people sa akin kasi yeah, I know. I've heard a lot of assumptions ng mga tao sa akin. So let me answer those assumption right now in this video. Okay? So this assumption is not I didn't ask for it. Nalaman ko lang. Nalaman. Oh, actually naririnig-rinig ko, hanash-hanash ko ang sinasabi ng ibang tao. So, I'm afraid na tanungin kung, ano guys, ang assumption nyo sa akin. So, kasi alam ko na agad. So, I really don't know. So, I really don't know what give them the, ano, the impression or the thought or anong kamalayan? Kamalayan. Okay, so ang lalim, di ba? So, anong pag-iisip? Bakit nila naisipan na ganun ako? So, okay. Oh, before anything else, okay, sasabihin nyo naman, why am I wearing this headset and etc. Kasi alam ko naman, ma-assumption kayong mga tao. Charot. So, I am wearing this headset kasi I'm using the webcam. So, wala naman siyang microphone. Of course, tama, diba? Meron namang built-in microphone ng aking web camera kasi Logitech siya. I mean, one of the ano, the best brand for webcam is a Logitech or A4 Tech ganyan. So ayun, oh, forget about it. And then I'm wearing this headband kasi wala lang to add the ano, the accent of my aura or the accent of my video for today para masyadong malakas yung ilaw ko, pa-ilaw. Okay, is it okay? And, okay, wait lang. Brightness ko is, ayan, mga ganyan lang. Huwag masyadong maputi kasi hindi naman talaga tayo maputi. So, oh, ayan. Okay, so to start you with the assumption of mostly sa mga tao sa akin, since birth, I was called feeling rich. Okay, so, okay, hindi ko alam, bakit ba ako feeling rich? Yes, I am not I'm not rich kid. Siyempre, hindi naman ako rich kid. Alam nyo, naranasan ko 45 pesos na Meralco bill or Kerelco bill namin is na ano pa, na wiwindang pa ang buong luna kasi ano, wala kaming pangbayad. So, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng assumption ang aking mga kapitbahay. Kasi I heard this from one of our kapitbahay. I actually, may nakapagsabi sa akin na sinabi daw yun ng aming kapitbahay. So, okay? Why? Bakit? Kasi, una sa lahat, hindi kami mayaman, of course. Pangalawa sa lahat, they seldom saw me sa aming lugar kasi hindi naman ako masyadong nagtatagal doon. Nung siguro for grade 1 to high school, doon ako sa amin nag-aral, syempre. Pero hindi ba pwedeng ano, bigyan naman ako ng justice kasi bata pa naman ako noon, hindi ko alam ang ginagawa ko. So, hindi naman siguro dapat na i-judge na feeling rich ng at that early age. Tapos nung college naman ako, bihira na nila ako makita kasi sa ibang lugar ako nag-aral. Nag-boarding ako. So nakikita lang nila ako siguro by Saturday, tapos alis na ulit ako ng Sunday. So I don't know kung bakit ako nababansagang ganun. And then, one time, meron din akong classmate nung college na nag-sleep ako sa bahay nila. And then, nagtitinidor kasi ako. Sabi niya sa akin, ano, bakit ka nagtitinidor? Para ka namang mayaman? Sabi niya sa akin. Sabi ko parang, ha? Bakit? Pag nagtitinidor, parang mayaman na. Kasi, yung ate kong panganay, si Lizelle, ano, hindi niya ako hinahayaan kumain dati na walang tinidor. Kasi, ano, age
age gap namin is 8 years. So, alam niya na yung mga etiquette, ganyan-ganyan. So, tinuturo niya sa akin. So, ako, nasanay akong may kutsara tinidor. So, hindi na lang ako nagsalita kasi, bakit? Kapag ba nagkutsara tinidor, feeling mayaman na, parang ganon, di ba? So, yon. So, yon ang assumption sa akin. And then, I think hanggang ngayon, is it the way I talk? Is it the way I speak? Is it the way I carry myself? Ganon, o hindi lang nila ako nagigets kasi hindi ako masyadong palakibo. Well, anyway, friendly ako sa lugar namin. Lahat nga kinakausap ko eh. So, I don't know kung bakit they have that assumption na feeling rich. Okay, so, what about pangalawa is, parang ganon lang din eh, jive lang din sa rich na ganyan. Okay, and then pangalawang narinig kong sabi sa akin is, mapili daw ako sa lalaki. Hindi ko alam, pero kasi I got married 31 years old na ako. So, yun yung assumption nila sa akin na bakit daw hindi ako nag-aasawa pa nung dalaga pa ako at age of 31. So, sinasabi nila sa akin, mapili kasi siya. So, gusto niya ng mayaman, gusto niya ng may pinag-aralan, gusto niya ng ganito, ganyan, ganyan. Well, alam niyo naman sa sarili niyo na kapag nagmahal kayo, walang no standards at all. Hindi mo mapipili kung sino talaga yung gusto mong mapangasawa. So, alam ko na sa lugar namin, sinabi nila yun na mapili nga ako. Since sa lugar lang naman namin talaga yun nang galing ulit, sasabihin na naman nila or sinasabi na nila ngayon na nakapag-asawa na ako na okay, tamo. Pero parang pinili ko yung napangasawa ko. Well, lucky na lang ako kasi nakapag-aral si Jeric. And then, ano pa ba? Yon, yung nagsi-circulate ngayon sa lugar namin na he's an engineer. Well, anyway, okay, ang profession niya today, nowadays, is a technical engineer. Pero, guys, hindi naman ganun kalaking sahod ng engineer. Hindi lahat ng engineer ay malaki ang sahod. Kaya, huwag kayong nag-a-assumption na pinili ko na siya yung mapangasawa ko. Hindi, kasi hindi mo mapipili kung sino ang ititibok ng puso mo, ganon. So, siya yung tinadhana sa akin, hindi ko siya pinili, pinili siya ng Diyos para sa akin. So, guys, hindi ako mapili sa lalaki. At saka meron akong manliligaw dati na sinabi niya sa akin na ayoko daw sa kanya kasi hindi siya mayaman, ganyan. Girl, si Jeric hindi rin sila mayaman. Sakto lang, kayang mag-aral, kayang kumain ng 3 beses sa isang araw. Pero, hindi ako namimili kung mayaman o mahirap. It was just that I don't like you. Yun lang yun. I don't like you not because I see something wrong with you. It's just that I don't have a feeling or pagmamahal sa'yo. Ganon. And then, what else? Assumption, masungit. So, hindi ko alam. Siguro, masungit ako pag nagkamali ka sa akin. Pero kapag nagsusungit ako na wala namang dahilan, ay hindi naman siguro ako yon. Siguro yung assumption nila sa akin masungit kasi hindi ako approachable. Hindi ako agad approachable. So, alangan namang pag naglalakad ka sa daan, nakangiti ka agad ganyan kahit wala ka namang hiningitian. Diba? Parang, parang ka nababaliw, diba? So, yon, masungit. Well, anyway, sabi rin ng father ko, ng mother ko, ng family ko, masungit ako. Pero, meron naman yung pinipili. Hindi ka naman magsusungit ng walang dahilan, di ba? And then, palaban. Yes, palaban. Kasi, hindi kasi ako naniniwala na yung parang mananahimik ka na lang kahit kasalanan nila. Parang hindi kasi napaka-injustice sa akin pag hindi ko nakakasalanan na nanahimik pa ako. So parang we have all the right to yes of course we have all the right to remain silent pero we still have the right na pagtanggol yung sarili natin. So as long as I'm right, maninindigan ako. So yun, palaban ako of course kasi today's generation kailangan mo maging
palaban, ganon. And then what else? Ano pa ba yung naririnig kong hanas na ibang mga tao sa akin? Yun lang naman, masungit, feeling rich, mapili. Yun yung mga tao sigurong ano, hindi pa talaga close sa akin, or nakikita lang nila ako by appearance, or yung ano lang, daan-daan lang sa harapan nila, pero hindi talaga nila ako nakakausap ng matagalan, ganyan. And then, ano pa ba? Jolly. Yes, jolly ako. Ayoko ng malungkot. Kasi parang, alam mo, pag yung ambience ko is malungkot, parang yung heart ko is parang low. Parang, hindi masaya. Ayoko ng ganon. Ayoko ng hindi masaya ang kapaligiran. Gusto ko laging happy. Tsaka guys, napaka ano ko, sensitive to things. So, nararamdaman ko kapag there's something wrong. Yung parang lahat tahimik. So, I think, oh, there's something wrong in here. Ganon. So, parang yung ano ko, yung energy ko, maglo-low din yung energy ko. Mawawalan ako ng gaanong energy. So, I wanted na very jolly. I wanted everything to laugh. And I wanted everything to be smooth and light. Yun yung dahilan kung bakit ako jolly. And then, siguro, sinilang na rin ako talagang happy person. And then, ano pa ba? Okay, ang assumption ng aking mga kaibigan is, madali ako magmahal, or mahirap ako magmahal. Mostly, sa mga friend ko, is nagsasabi sa akin na mahirap ako magmahal. Naalala ko pa ang one of the closest friend na meron ako, is si Heroni Lynn, sabi niya sa akin. Akala nila tulog ako. Eto kasing si Vanessa, hindi pa nito nararamdaman magmahal kasi ayaw niya. No, hindi sa ayaw, kundi hindi ko pa talaga siya naramdaman during our early stage, during our college. So, yun, hindi ako madaling magmahal. No, that's not true. Siguro hindi lang talaga yun yung time ko na magmahal noon. Pero kung sa ibang tao, hindi, aside from being sa love life, ganyan, pero ang dali kong ma-attach sa isang tao at napakahirap ko guys na lumayo sa isang tao once na na-attach na, once na naging close na sa akin. Sobrang mahirap nang lumayo para sa akin. And then, what else? Ano pang assumption nila? Maraming pera. My God, hindi ko alam kung bakit. Simula nung, ano, actually, simula noong nakapagtrabaho na as a teacher ang ate ko, lagi na nilang sinasabi sa akin na, oh, si Vanessa, si Bunang kasi yung pangalan ko. Ano yan, hindi na yan nawawala ng pera, laging may pera na yan. Yun na yung assumption ng ibang tao sa akin. Kaya nga nung mag-graduate ako ng high school, sabi nila, oh, hindi yan mag-aaral sa public. Sabi ko, bakit? Kasi, alam nyo, galing kami sa sobrang hirap, as in, ang hirap ng pamumuhay namin noon. Although, hindi ko naranasan ng walang ilaw, kuryente, pero hindi kami mayaman para isipin ng ibang tao na, oh, hindi ako mag-aaral sa public. Bakit? Porque ba naka-feature ka? Porque may teacher kang sister, eh, hindi ka na mag-aaral sa public. So, yun, lagi nilang sinasabi sa akin na marami akong pera. Siguro magaling lang ako magdala. Magaling lang ako magdala na akala mo mukha akong may pera, pero wala talaga akong pera. Ang hirap ng buhay namin, guys, sa totoo lang. Siyempre, hindi namang mahirap na mahirap, pero hindi mo masasabing may pera yon. So, wala talaga kaming pera. Ang hirap, lalo na nung may sakit yung aking second sister, ang hirap ng life noon. And thank God, nung nakapag-ibang bansa ako, medyo nakahakbang kami ng isang hakbang or dalawang hakbang away from the poor. Away from the poor stage of our life. Yon. And thank you, Lord, for giving me the chance na makapag-abroad para maparanas ko naman sa parents ko na ano, na masarap. May maganda rin palang magkaroon ng pera. I mean, ano, magkaroon ng imbak. Wow, imbak. Ano, big word. I mean, meron kang pera pa rin sa pera, sa bulsa mo. So, alam mo yung feeling na ganun. Kasi, alam nyo, guys, tagal ng panahon na inaasam ko yung ganitong pagkakataon. Yun bang may pambili ka ng gusto mong ulam, anytime you want, kung gusto mong magulam ng karne, may pambili ka, ganon. So, kasi namulat ako sa isang pamilya na
Yung tatay ko lang yung may work. So, pinag-aral niya kami. Tatay ko lang yun, ah. Nag-aral niya kaming tatlo sa college. So, yung dalawa kong sister is sa public and ako sa private. Okay, fine. So, sa private, iisipin nyo na naman, rich kid, hindi. So, yun, ang bilib ako sa father ko kasi sobrang ang sipag niya. Ayan, oh, napag-aral niya kaming tatlo na siya lang ang nagtatrabaho. Ang nanay ko nasa bahay lang, pero ang tatay ko siya lang nagtatrabaho. Karpentero lang siya, pero napag-aral niya kaming tatlo sa kolehiyo. And walang huminto sa amin, lahat kami sabay-sabay na nag-aral. So, doon ako bilib sa magulang ko. So, siguro, mayaman ako. Mayaman ako sa pagmamahal ng mga magulang. Kasi hanggang ngayon na may asawa na ako, hindi pwedeng hindi sila tumawag sa akin ng 2 days. 2 days na hindi nila ako nakausap. Nako, malungkot na yan. So, kailangan, kahit may asawa na ako, since ako ang bunso, is tinatawagan pa rin nila ako, ganyan. And then, ano pa bang assumption nila sa akin? Matalino. Hindi ako matalino. Mukha lang akong matalino. Okay, nung college ako, yes, I'm consistent, hindi dean's lister. Consistent officer lang ako. Pero hindi ako dean's lister. Siguro nasasabi lang nila na matalino ako kasi the way I speak and talk. Yeah, kasi favorite ko ang English. Yun lang yun. At hindi ibig sabihin na magaling ka mag-English is matalino ka na. So, yun. Yun. So, hindi po ako matalino. Nagmamatalino lang. And then, maarte. Okay. Pinaka masakit sigurong narinig ko is yun. Maarte tsaka feeling rich. Maarte kasi siguro sa pagsasalita ko minsan, maarte ako. Pero kaya ko naman kumain ng gulay. Kaya ko naman kumain ng toyo, ng itlog. Wag lang ng buro o kaya saluyot ng madudulas, ganon. So, hindi ko alam bakit ako nasasabihang maarte. Siguro kasi nagtitinidor ako. Siguro kasi, ano kaya? Hindi ko alam bakit nila ako sinasabihang maarte sa amin, mga friend ko, ganyan ang arte-arte ko daw. Hindi ko alam kasi hindi naman ako namimili na kinakain eh. Tsaka, I give respect to other people naman. So, I don't know what give them the thought na, or the thinking na maarte ako. Hindi po ako maarte. Feeling nyo lang po yun. So, kayo na ngayon yung feeling. Hindi na po ako. Bakit ako mag-aarte? Hindi, bakit ako mag-iinarte? Eh, hindi naman kami mayaman. Mahirap lang naman po kami. Bakit ako mag-iinarte? Eh, hindi naman mansion yung bahay namin. So, hindi po ako maarte. Assumption nyo lang yon. So, hindi po ako maarte. Try to know me better. And try to understand me. Kung siguro sinabi nyo maarte ako kasi kapag dumadaan ako sa harapan nyo, is hindi ako palabat eh, ganyan. It was then that nahihiya ako. Nahihiya akong hello, ganun. Kasi baka mamaya, isnabi nyo ako, di kaloka, diba? Yun lang yun. So, hindi po ako maarte. Kaya kong kumain ng nagkakamay, kaya kong kumain ng toyo, ng dilis, kung ano-ano mang pang mahirap. Kasi yan ang normal na kinakain namin, guys. And then, ano pa? Yun lang naman yung usual na naririnig kong sinasabi ng ibang mga tao sa akin. Okay, so that ends my vlog for today, your assumption. Siguro kung may dadagdag pa kayong assumption sa akin, ano na lang, masasabi ko na lang is, try to know me better. Have friend with me, kasi ako tumatanggap ako kahit 1,000,000 kaibigan pa yan, guys. Tsaka, ang totoong nasa sa loob ko, mabuti ako. Mabuti. So, nilift ko na yung aking bangko. Pero yun talaga yung nararamdaman ko. Yung parang ayoko makasakit. As long as kaya ko, ayoko makasakit ng damdamin ng iba. And then, I wanted everyone to be my friend. Ayoko magkaroon ng kaaway, syempre. Pero, if you want na magkaroon tayo ng gap with no reason, eh, okay, I will leave you space between us. Ganon. So, kung hindi mo gets yung ugali ko, okay, pagbibigyan kita. Pero, just don't make a bad comment regarding sa akin. Kasi,
ako yung taong hindi ako nakikialam sa buhay ng may buhay. Sa totoo lang, siguro ang mother ko, iniisip nyo, she knows everything na bago sa lugar natin, pero ako hindi. Kasi ako isa sa nagsasabi sa kanya na, Nay, ano ba, tigilan mo na yan, hindi ako interesado sa kanila. Kasi ano namang pakialam ko sa buhay ng may buhay, wala nga rin silang pakialam sa akin. Ang minamaintain ko lang is hindi ko pinakikialaman ang buhay ng ibang tao para hindi rin nila ako pakialaman. Ganon! So, yun lang guys. So, sa mga tao may ayaw sa akin, I'm sorry. And sa mga taong gusto sa akin, thank you so much for being there for me and then for always protecting or for always explaining myself to other people. And thank you so much for having me as your friend. Thank you so much and bye-bye. So sana if you have a bad assumptions about me, try to know me better. Okay, bye guys. Thank you so much for watching my vlog and my video today. Bye-bye.